Habang unti-unti kong nilalapitan ang karasain, dama ko rin ang takot sa mukha ng mga kasama naming guide. First time ko makakita ng ganito, especially sa dilim, ano? So nadala na rin ako na parang mukhang king cobra to. Ang ahas na nakita namin na tinatawag nilang karasain, may pagkakahawig nga sa itsura ng king cobra dahil sa balat at kulay nito. So nakita ko yung bands na yun, ano? And lalong tumatak sa isip ko na parang this might be the king cobra. So nung tumakas na, sabi ko, nasa na. Kinuha ko yung snake tongue ko and bago makawala, grinab ko na kagad siya. Pero pag grab ko pa lang, iba yung behavior na ina-expect ko. So, itong kinakatakutan nilang karasain, hindi cobra, no? Dahil dapat ito lumalapad ng leg nito at saka dapat mas malaki yung ulo. Pero it might be a different species of rat snake kasi may band siya, no? At nang masuriin ko pa ang ahas. So ito, ibang klase, may bands, no? This snake has a band. Definitely not venomous. I think special dito, may mga band siya. At maitim yung belly, oh. Kung hindi ko nakita yung ulo, pagkakamalan ko siyang king cobra dahil sa bands niya, no? At ito mo yung buntot niya, itim na itim, oh. Mahalagang makuha na namin ito ng datos at makumpirma kung anong klaseng ahas ito. Posibleng may king cobra nga doon sa lugar or isang snake na talagang makamandag. Kasi nga, may mga namatay na. Baka mistaken identity lang kasi nga, sobrang kumukha ng king cobra itong karasain. Kinuha na namin pala siya ng mga sukat. Inalam ko kung babae o lalaki siya. So, lumabas na lalaki itong snake na ito. All of this data will be helpful for the herpetologist. Kahit sino naman naglalakad ng sa gubat, pag nakita ito, matatakot talaga dahil kahit ako, matatakot ako. Tignan natin kung meron nga ba siyang pangil o wala. Punta ko kayo dito. Wala. Parang isda lang. Hinawakan ko, wala. Subukan niyo hawakan. Para hindi na po. Ayaw niya. Pero hindi mo basta-basta maalis yung takot nila. Kung venomous to, I would never hold this like this with my hand. Ano? Gagamit ako ng gloves. Pero ito, ano ito? Non-venomous. Ha? Pag ako, sir, nakakakita ng ahas, eh, tumatakbo na lang ako kaysa sa makakagat naman ako. Mahirap kasi ang buhay dito eh. Malayo sa pagamitan. Nung nakita ko na si Doc na gumawa ng ganun, paraan at pinaliwanag na ang ahas na ito ay ipapatayin hanggat meron akong pang-iwas sa kanya, iniiwasan. Ayon kay Doc Arvin Jesmos, ang itim na ahas na nakuna ng aming grupo ay tinatawag na mountain rat snake. Isang uri ng rat snake na sa mga matataas na kagubatan nakatira. At ang grupo raw ng Born to be Wild ang unang nakapagdokumento ng ganitong uri ng ahas sa isla ng Camiguin Norte. Actually, yung inyong record from Camiguin is the first. So, nakadagdag ng bagong information, yung inyong lakad doon, yung inyong expedition doon. It's basically a new record for that island group. It's very important kasi it extends range, you know, distribution range.